Morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay pagpalain tayo ng Diyos at bawat isa. Pagkalooban tayo ng mahabang buhay, agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, nag-iisang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Agbyag! Mga kaibigan, Mac Pablo, wala kang bilang na, ha? Ano na? Bigo ka ba? Ha? Bigo ba? Ha? Wala ka na eh. O ano pang iaano mo dyan na? O lawlaw. O tapos ito pang, si ano pangalan nito? Si Alvin, inaano-ano nyo, may nangyari ba? Wala. O bigo, anak ng patuting ka, FFC ay pakakanain mo. Ha? Hindi nyo kaya talaga. Ang FFC ay worldwide. Hindi nyo kami kaya. Hindi ninyo kaya si Francis Leo Antonio Marcos. Pakatandaan mo yan, ha? Hangak-ngak. Ano, wala ka ng bilang eh. O, oh, tingnan mo, o. Oh. Ah. O, oh, ayan, o. Oh. Wala na po ako makain. Hindi lang yung ano eh, yung wala ka ng makain eh. Wala ka talagang kalulugaran dyan sa Malaysia. Hindi ka makakaalis dyan sa Malaysia nang hindi ka makukulong at hindi ka magbabayad ng fine dyan sa pag-stay mo sa Malaysia ng walang pahintulot ng Malaysian government o walang kaukulang papeles. Talagang ano ka dyan, may kalalagyan ka dyan. 10,000 ringgit o 2,000 dolyar. Pataas ang iyong babayaran dyan. At pagkakulong ng 5 taon. Diba? O pareho mo tong ano, isasuffer dyan. Sigurado yan kasi nga, lahat ng kinita mo dyan sa Malaysia is bubusisiin niya ng Malaysian government. Wala kang pahintulot na mag-stay dyan, wala kang pahintulot dyan na mag-vlog ka dyan o gumawa ka ng YouTube mo ng illegal dyan sa Malaysia. Lahat ng kinita mo, lahat ng perang pumasok sa'yo dyan sa Malaysia is illegally obtained mo lahat dyan kasi illegal nga yung pag-stay mo dyan sa Malaysia. Oh, di ba? Oh, kay lawlaw, oh, wala na. Bagsak na yung view mo. Oh, wala na. Ano pa? Tingnan natin, oh, ano pa? Ano pang ano dyan? Oh, oh, wala na. Wala na. Oo, kung may sagot daw sa basher si ano? Si Alvin. Oh, wala na. Ayaw na umakyat sa iyo. Eh, oh. Wala na. O, ano pang iaano mo dyan, ngak-ngak? Oh, oh, wala na. Oh, wala na. Iyak na. Oh, demonyong demonyo na yung dating. Oh, alam mo bakit? Kasi bigo ka talaga, bigo kayo sa inyong mga plano. Walang nagtagumpay sa mga pinagplanuhan ninyo, ha, nila Jokla, ha, na ang buong akala ninyo is makukuha nyo ang suporta ng FLM family o ng mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos. Ugok! Hindi ka bida rito, hindi kayo nilalawlaw. Hindi kayo pwedeng gumawa ng sarili nyong pandemic hero. Dahil ang pandemic hero, nag-iisa lang. Si Francis Leo Antonio Marcos lang, nag-iisa lang. Hindi nyo yung kayang tapatan. Diba? Ipakita nyo nga kung ano yung mga pinagagawa nitong mga sinasabi nyong pandemic hero nung panahon ng pandemic. Yung unang lockdown, ha? Nung Marso, nung nakaraang taon. May pakikita ba kayo? Tingnan nga natin. Anak ng patuting ka. Pwih! Talagang wala na talaga lahat ang pinagtanuhan nila ito nila. Jokla. Itong mga 14, Judas. Wala, bagsak lahat mga kaibigan. Wala talagang ano. Tingnan natin kung sino-sino pa yung mga ano. Kung ano na yung mga topic nitong mga ulupong na to. Diba? Punta tayo kay ano. Kay Eklabo. Punta tayo kay Eklabo. Kunin natin kung ano meron nito kay Eklabo. Wala, wala na rin ano. Bagsak na rin. Punta naman tayo kay ano. Sino pa ba nandito? Tingnan natin si Latin ko mga kaibigan. Wala na si Latin ko mga kaibigan, oh. Wala na. Wala na mga kaibigan, oh. Nawala na yung FLM family, oh.
Wala na. Dati inaabot ng libo-libo yung mga ano ni Baldo, di Bunot. wala na. Tingnan natin si Jay kung nagbago na ba ng ano. Kung sumasama pa din sa kanila. Wala, si Jake, puro ano na eh. Puro FPJ na. Puro FPJ na. Ang lalaki ng view ni Jake Magnus. Oh, pag FPJ, oh. Pero 2 minutes lang. Wala na siguro, hindi na sumasama sa kanila to. Hindi na siguro sumasama sa kanila, natauhan na siguro. Tapos ano pa? Ito mga kaibigan, yung sa Security Exchange Commission na pinagmamalaki nito mga kaibigan, wala yan mga kaibigan. Ano lang yan kasi inulan nila ng email yung EPD ng ano, yung pangalan nito. Yung ano bang pangalan nitong ano na to? Kasi nag-email din ako mga kaibigan eh to show our support. O yan, sa EIPD mga kaibigan, nag-email din ako, nakinontra ko yung ano na, Enforcement and Investor Protection Department mga kaibigan. This is to acknowledge your receipt of your message. Your message hereby routed. Rest assured that commission shall come up with an appropriate response and or take corresponding action as may be warranted under the circumstance in accordance with our mandate under the law. Please be informed that the department shall communicate with you with your email address deemed necessary. Ayan, nag-send ako ng email ko rin mga kaibigan eh. Na pinabubuloanan ko yung mga sinasabi nila na ano, na ang ginawa lang natin is nag-conduct lang tayo ng crowdfunding dahil dun sa mga sakuna na dumating sa ating bansa. Diba? Nung sa Cagayan, nung sa Montalban, nung sa Alabang. Diba? Yun yung sinasabi ko sa kanila na ano, na meron lang yung mga report na natanggap nila is kagagawan lang ng mga vloggers na hindi sumasang-ayon sa ating mga bayanihan. Diba? Yung mga nawalang mga vloggers. Ganun lang yung sinabi ko dun sa ano. Pero sa tingin ko, wala itong mga kaibigan. Kasi ano ba naman yung ano, magbayanihan tayo? Diba? Eh kasi puro OFW yung mga kaibigan, yung mga nagsishare. Gaya ko. Gaya ng ibang mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo mga kaibigan. Tayong lahat is nagbabayanihan tayo through Francis Leo Antonio Marcos Mayaman Challenge. Diba? Wala ko nakikitang masama dun mga kaibigan. Tsaka ang dami ng gumagawa ng ganyan na ano, na hindi nila napapansin. Diba? Pero pag, o gaya ngayon, sinabi ni Boss Goryo na ano, o nawala na muna ng ganito ganyan, o di ba? Lahat ipadaan na lang muna sa Super Chat, o di susunod ang FFCI Worldwide. Naku, libur. Mamamaos ka ng maigi dito. Pero kayang-kaya yan. Lalo na yung iba, magpapalipad ng $20, gagawin nilang tatlong tigpa $5 o kaya tigto $2. Naku, libur. Naku, talagang talaga, kailangan mo talaga ng ano, isang kilong salabat. Inggit na inggit kasi talaga itong mga ano eh, itong mga hudas na to eh. Wala na silang maikuntit mga kaibigan. Kung ano-ano na lang yung mga pasabog ka dito, pasabog dyan, pasabog dito. Eh puro ano lang naman, hindi lang naman post, puro yung mga pinakakawalan nilang mga salita. Wala namang ano, wala namang epekto. Diba? Hindi talaga nila matitibag ang ating pandemic hero o ang ating FFCI Worldwide. Talagang ano, mananatili ang FFCI Worldwide, mananatili ang mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos. Marami pa tayong pagsasamahan, mga kaibigan. Hindi lang dito matatapos ito. Ngayon, buwan na ng June. Naway, makasama na natin ang ating pandemic hero na siya na mismo yung magla-live sa kanyang channel. Ako, talagang ewan ko na lang kung ano pa mangyayari dito sa mga Judas, Barbas, Estas na mga ito. Tingnan ko lang kung may masabi pa tong mga ulupong na to. Diba? Bigo kasi sila mga kaibigan eh. Wala silang bilang na maipakikita.
doon sa mga politiko, yung mga aspirant na politiko na naghahanap ng mga vloggers. 'Di ba? Wala silang bilang na maipapakita, eh 'di ba? Tapos irereviewin nung politiko yung kanilang mga channel, yung kanilang mga puro paninira, mga kaibigan ang makikitang lalabas doon na paninira kay Apo Lakay natin, o di ano pang imukha na ihaharap nila doon sa mga politiko. 'Di ba? Kaya wala, bigo talaga mga kaibigan. Naku, may balita pala kay Lawlaw mga kaibigan. Meron daw isang grupo ng mga ng mga complainant mga kaibigan ang magpapatulpo. Naku, mukhang malaki ang pera mga kaibigan yung hindi maibalik na ni Lawlaw. Kaya pala yata nagbibenta na yata ito na kung ano-ano mga kaibigan. O talagang wala na nag-i-invest mga kaibigan. So hindi na niya mapagulong yung double, triple your money, yung mga ganun-ganun na eklabo mga kaibigan. Naku, patay ka ngayon Lawlaw dito. Itong grupo daw na ito, ayaw daw ng social media daanin. Ang gusto daw ng grupo na ito, italagang dumirekta na kay Tulpo mga kaibigan. Naku, paktay ka dito Lawlaw. Diba? Malapit na. Pag nakasama na natin ang Apo Lakay natin mga kaibigan, talagang wasiwas. Lahat itong mga ulupong na to, itong mga traitor na to, wala silang wala silang pagkakapirahan eh. Bigo sila sa lahat ng kanilang mga taktika, lahat ng kanilang mga inisip na paraan na kung anong ganito, ganyo, ganyan eh. Talaga bigo lahat mga kaibigan. Wala talagang, wala silang success. Oh, di ba? Pati yung pwersa ni Obarak, gusto nila, kasama na rin nila sila Obarak. Panay ang paakyat ni Ngak-Ngak Diablo mga kaibigan lang kung sino-sino na lang. Oh, yung mga supporter ng mga UTW, ayaw din naman sa kanila dahil galit din sa kanila. Diba? Kalabad din nila ngayon mga UTW. Lalo silang pinagbababalatan itong mga itong mga UTW, lalo na lang ito si Ngak-Ngak, diba? Lahat kaaway niya ngayon. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Ngak-Ngak, hindi mo kaya. Hindi mo kami kaya. Kaming mga naiwan na nga lang ng mga vloggers dito. Ang tingin mo sa amin, maliliit lang. Ang tingin mo sa amin, wala kami mga bilang. Diyan ka nagkakamali. Dahil ang bilang namin ay bilang ni Francis Leo Antonio Marcos. Ang supporter namin dito ay supporter ni Francis Leo Antonio Marcos. Pakatandaan mo yan, Ngak-Ngak. Diba? Yung mga pinagmamalaki mo, yung Alvin, si Lawlaw, wala namang mga supporter yan. Wala namang mga bilang yan eh. Lalong-lalo ka na, wala ka namang bilang. Oh, 'di ba? Bakit galit na galit ka sa mga super chat, ha? Kasi nilangaw na yung channel mo sa super chat, Ang ano mo, obligahin mo diyan na mag-super chat sa iyo yung mga nagmumurang kamyas. Dati sa mansion ko mag-super chat 'yan sunod-sunod na dalawang lapad, 'di ba? Tapos si Kalyos, kung mag-ano 'yan dalawang daan. O iba, yata pagdating sa'yo, parang lang eh, parang nakikita ko lang na palima-lima lang. O ibig sabihin, wala kang bilang sa mga yan. O diba, kumbaga, sumasakay lang yan sa'yo. Kumbaga na nabuladas mo lang yan. O kaya wala na lang silang ibang choice. O diba, pero yung sabihin mo na magkakamal ka ng tulong sa mga yan, malabo ka dyan sa mga yan. Wala na Ngak-Ngak. Kamusta ba? Nakakabayad ba sa'yo si Lawlaw? Lawlaw. Ay, nako. Bigo. O, di ba? Yan yung sawing palad. Di ba? Ito, pakatandaan mo Ngak-Ngak, ha? Hindi mo kaya si Francis Leo Antonio Marcos. Hindi mo kaya ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Diba? At lalong hindi mo rin kaya kaming mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos. Pakatandaan mo yan, ha? Ha? Itanim mo yan sa utak mo. At ang pinakaintindihin mo sa lahat is kung paano mo malulusutan yung kinahaharap mo dyan na kaso sa Malaysia. Diba? May kaso ka dyan sa Malaysia, aminin mo man o hindi. Diba? Yung pag-i-illegal stay mo lang dyan, yan na yung kaso mo. Diba?
lahat ng kinita mo dyan sa loob ng Malaysia, lahat yan pagbabayaran mo sa gobyerno, dahil lahat yan kinita mo ng illegal, kasi nga wala kang kaukulang papeles dyan sa Malaysia. Yan ang pakatandaan mo. Yan ang sinisiguro ko sa'yo. Merong kang kulong dyan sa Malaysia. Hindi ka pakakawalan ng Malaysian government hanggat hindi ka nakakapagbayad ng fine at hindi mo nabubuno yung magiging sentensya sa'yo ng Royal Court ng Malaysia. Pakatandaan mo yan, ngak-ngak. Hindi ka makakalusot dyan. Excuse me, mga kaibigan. Ang haba kasi nung tulog ko. Napadikit ako sa kama. Kasi nung Biyernes, di ba, nag-vlog ako nung Biyernes. Buong Sabado, halos hindi ako natulog kasi namalengke kami mag-asawa. Gabi na ako nakatulog kagabi. Siyempre, diretso naman yung tulog ko. Uminom ako ng pampatulog. Pag uminom ako ng pampatulog, pinakamahina niya, mga 18 hours, ako nakahiga talaga sa kama. Nakadikit ako sa kama. Ganun yun. Mas mamaya, kailangan naman tayo ng trabaho. O mamaya, makakapag-vlog na naman tayo ulit ng ano. Gagawa ulit tayo ng panibagong vlog mamaya para i-upload natin sa gabi. So, yun lang yung ano, yung reaction video natin ngayong araw na to. Pagpalain tayo ng Diyos, mga kaibigan, FLM family, saan man sulok ng mundo tayo naroroon, ipagkalooban tayo ng mahabang buhay, at pagpalain tayo ng Diyos. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, pandemic hero ng sambayan ng Pilipino, naway makasama ka na namin. Agbyag!